Joel, ligas na dali. Si Brother Joel naman, oh, Bilian Weba. So, pinaglalaban ni Sunny, karapatan natin. Si Joel, karapatan rin, oh, karapatan natin, gumanda, ang ating pinag-aanupuayan. Siya po ang namamahala para sa atin ng testa, kung saan nabibigyan ng dagdag na kaalaman at talino, galing, ating mga kababayan para tumas at tumas yung antas ng kanilang kabuhayan. Ito po, ibabalik ko dito si Joel next year. Baka makita-kita pa tayo, maalala niyo si Joel. Sana ho, maalala niyo. Bigyan niyo akong kadamay. Pinakita ko kasi kanina sa akin yung mga litrato ko nung una akong dumalo dito. Di hamak, mas makapalambu ko nung unang dalo ko dito. Pag di niyo ako binigyan ng katulong, baka naman ho, floor wax na gagamitin ko sa pungguna ko. Alagay ko dito, mahal na mahal niyo, kaya tulungan naman niyo, kape, pwede ko ba yan? Thank you. Okay, so, tatlong minuto na laro na titira, sa kalaro yung isang minuto. Importante ho ganito, no? Ang pangako natin sa lahat, magbabagong buhay. Tapos ngayong araw na to, lahat ang dalaw ko dito sa Mindoro para natin pinapakita sa akin. For instance, no? Yung hydro resources nyo, mga, rin, paano nung ilog? Linaw kawayan na ilog po, paggagalingan ng kuryente nyo, hydroelectric. Yeah? Meron nung nag-aaral ng tinatawag na wind funnels, yung hangin po, sabay yung pinakamakapal, para galing sa hangin naman yung kuryente natin dito. So, yung inyong cooperative, sa electric cooperative po, talaga namang mahusay pagkapatakbo, sila nagpondo nung ng megawatts ng power plant natin na bago. At meron parating pa isa, di ba? 2.1 po yung sa... Okay, 2.1 megawatts yung pintahan natin last time, di ba? Dito po, 4.5. Tapos 4.5 dito naman. At yung siguro importante lang ho, at para liwanagin natin ang gusto, siguro bigyan natin ng isang pansin. Tourism. Itong Enero po, dinireport sa atin ng Department of Tourism, ang mga turista dumating sa Pilipinas noong buwan ng Enero, 411,000. Tapos anong ibig sabihin nun? Pag i-multiply po nyo na 12 buwan ng taon, so magiging 4.8 million na turista po yan. Yeah. Ang pagkaraniwan natin turista, 3 million. Ngayon po, may chance tayong 4.8. At sinasabi po nila, yung pangalawang bahagi ng taon, mas maraming turista dumarating mula Hulyo pa hanggang Disyembre. Okay. Ano ibig sabihin para sa Mindoro niya? Siyempre, maraming laking turista dito. Pero kanina nga ho, ako po'y galing Tarlac. Sa Tarlac po ay walang dagat. Pero kung may ilog, sapa, kapalun, no? Pinakita sa akin paano ba ina-harvest yung alimago. Paano hinuhuli yung alimago. Yung turista o pupunta ng beach. Pero ilang araw sa beach, baka antokin na dyan, pwede natin turuan ng aquaculture. No? Yung maski na galing Maynila lang ho, talagang pag nakita lang yung alimago, nasa palengke na. No? Paano ba pinalalaki? Paano ba hinuhuli? Mga kabataan talaga mahilig kong masubukan yan. Pati na rin yung mga technology pinapakita. In short, may tourism sites kayo tulad nung simbahan na binabanggit kanina. Pero meron kayong mga beaches. Pero meron rin kayong mga hindi pangkarniwan sa inyo pero hindi pangkarniwan sa ibang lugar. In short, hindi lang yung normal na tourist sites ang pupuntahan natin dito. Pero pati na rin yung aquaculture na pinalalago, magiging hanap buhay na marami. Habang pinaghahanap buhay yan, may dagdag na hanap buhay pang paripakita sa turista. Pag namingwit ka ng sarili mo alimago, merong restaurant doon sa katabi, pwede mo ipaluto sa gusto paluto o patong-patong yung pwedeng magawa ng turista dito. So, ano ibig sabihin ulit ko yan? Ang target natin sa 2016, pagbaba po natin, ang turista ng Pilipinas, hindi na 3 million a year. Ang turista ng Pilipinas, 10 million a year. At sa lahat ng karsada ginagawa, pati ito sa papunta ng New Star, na papunta ng Batangas, liba, na koneksyon, tapos meron pa hong aabot ng Lucena, talaga ang dami hong karsada ng paparating na talagang magpapadali ng turista dito po sa inyong lugar, tulad doon sa amin sa Tarlac, no? Siyempre, pag nasa Tarlac, makikibits nga ako sa Batangas. Dadaan ka ng, yung Maynila, Tarlac, siguro may isang oras ka lahat eh. Yung EDSA, 2 hanggang 4 para makalusot ka. Tapos nagtago mo na isang oras ka lahat na para naubos yung isang araw, kakabiyahe. Pero pag natapos na yung NLEX, SLEX connector, oras na lang pinag-uusapan yan, magiging madali makapunta dito. Kailangan naman o tayo, handa tayong tanggapin lahat itong mga turistan to na siyang magdadagdag sa hanap buhay po natin. Okay. So, ako, pag sinabing pagbabago nga ho, tulad dito, may pinipalit tayo sa kuryente. Pero nung araw, mas mahaba yata yung brownout. No? Liliitan natin na liliitan yan. Darating ang punto, talagang sinasabi nga ho, na pwede maging self-sufficient kayo sa energy. At pag self-sufficient naman kayo sa energy, ang inaambag po kasi ng napukuro sa kasalukuyan, maliit lang raw ho, 1.3 billion pesos sa year, pambili ng krudo. So, medyo hindi na rin umiro. Malilibre yun, no? Ayos ang kuryente nyo, madadala ko, ito raw, nauubos sa generator. Sabi yata,
Nakatakuyakan, Governor Umali. Eh. Basta, siguro, kaya sorry, kailangan ko na tapusin yung talumpati dahil talaga may bubulong ko sa likod ko. Mamamatay na yung generator, Basta, intindi nyo, kung gumaganda na po buhay nyo dito, ah, kung nakikita ninyo, kung hindi pa ganap na gumanda, eh nando na tumutungo talaga sa paganda ng paganda, huwag nyo kalimutan, pinagtulong-tulungan natin lahat yan. Ah, hindi ako gumawa, hindi si Prosy Alcala, hindi si Boy Umali, hindi si Ray Umali, tayong lahat ang gumawa po niyan. Okay? So tayo, sa tayo pupunta, siyempre yung kinabukasan, ginagawa ngayon. So hindi tayo maliligaw sa landas, tuloy natin, pagtutulungan natin dito, sabay-sabay natin sabihin sa 2016, yung iiwan ako po. Eh di hamak, napakaganda. At ang layo ng ginanda doon sa dinatanda natin lahat. Magandang hapon po sa lahat at maraming salamat po sa inyo.